Now, kapag ang isang babae ay in love, merong mga certain things or certain behaviors yan na ginagawa doon sa partner nila. Yan ang pag-uusapan natin sa videong ito. So, without further ado, here are the signs na in love sa'yo ang partner mo kapag ginagawa niya ang mga bagay na ito. Number one, she has seen your worst side, but still in love with you. Nakikita niya yung worst side mo, pero pinipili niya na magstay sa'yo through thick and thin. Halimbawa, na fired out ka sa trabaho mo, nawalan ka ng pera pambayad sa apartment mo, nawalan ka ng panggasto sa pang-araw-araw mo. Ipaparamdam niya sa'yo yung constant support na pwede siyang mag-share sa'yo ng kahit na anong bagay nang hindi ka niya ginajudge at ma-overcome mo yung mga insecurities mo at takot mo. Pag ganyan ang babae, in love sa'yo yan. Number two, she guides you when you go astray. Kapag naliligaw ka, nakakalimot ka, ginagabayan kanya. Kung nakipag-away ka sa parents mo, sa family mo, sa kaibigan mo, sa mga katrabaho, and sa boss mo, nandyan siya sa'yo para ipaliwanag ang bawat anggulo ng sitwasyon. Pinapakinggan niya ang lahat ng problema mo without judgment. And at the same time, tinutulungan ka niya na ma-realize kung saan ka nagkamali. She is your friend and guide. Alam mong kaya mong dumepende sa kanya kapag kailangan mo ng advice. And the best part, at the end of the tunnel, pinapakita niya sa'yo yung liwanag without any judgment at hindi niya sa'yo ipaparamdam na ikaw ang mag-isa sa laban na yan. Kapag ganyan ang babae, in love sa'yo yan. Number 3, she fights but do not end your relationship. Nakakita ka na ba ng couple na hindi nag-aaway? Arguments is just part of relationship. When a woman is truly in love doon sa kapartner niya, sinusubukan niyang ayusin yung differences or yung pagtatalo doon sa relationship. Para sa kanya kasi, ang fights and arguments ay isang way lang para ma-sort out ang troubles doon sa relationship. Hindi niya ginagamit ang fights as weapon para tapusin ang relationship ninyo. Marami kasi ngayon, guys o girls, na kapag nag-aaway, akala nila ang solusyon doon ay tapusin ang relationship. So kapag in love sa inyo ang babae, hindi niya makikitang dead end ang relationship niyo dahil lang nag-aaway kayo. Number 4, she loves you the way you are and does not try to change you. Walang dalawang tao na magkapareho. Kaya yun ang dahilan kung bakit kayo unique. Ang isang babae na tunay na nagmamahal ay hindi niya kailanman babaguhin kung ano ka nung nakilala kanya. Your imperfections do not matter. Kasi alam niya na no one is perfect. Kung wala kang trabaho, okay lang sa kanya. Kung mataba ka, kung skinny ka, okay din lang sa kanya. Mananatiling in love sa'yo ang babaeng yan. And will never try to change you for anything. Kung nawalan ka ng trabaho, wala kang maririnig sa kanya kundi support. Alam niya naman kasi na hindi naman laging ganon. May mga babae kasi na pagka nawalan ka ng trabaho, tatapon na yung mga damit mo sa labas ng bahay niyo. At pababalikin ka na sa nanay mo. Number 5. She is always there for you. Palagi siyang nandyan sa'yo kapag kailangan mo ng companion, kapag kailangan mo ng makakausap doon sa pang-araw-araw na nangyayari sa'yo. Kahit na anong busy niya, she make it a point na paglalaanan ka niya ng oras at i-accommodate niya kung ano man yung mga problema mo. Ipaparamdam niya sa'yo na kahit na anong busy niya, kasama ka sa priority niya.
Alam niya kasi na ang relationship ay isang commitment. So, nababalance niya yung sarili niyang buhay, yung kanyang professional life at ikaw. Number 6, she talks about her future with you. Kapag ang isang babae ay truly in love sa kanyang partner, hindi lang siya concerned doon sa present, kundi napag-uusapan din ninyo yung future, yung beautiful future na nag-aantay sa inyong dalawa. Halimbawa nito, yung mga random conversation nyo lang na halimbawa, bibili kayo ng lupa, doon kayo magtatayo ng bahay, or ilang anak ang gusto ninyo, or kung ano-ano pang mga plano ninyo, magtatayo kayo ng business, palagi mo na naririnig sa kanya na kasama ka sa mga plano niya. Hindi mo na madalas maririnig sa kanya yung salitang ako. Ang madalas mo nang maririnig sa kanya ay yung salitang tayo, natin. Natin dalawa, tayong dalawa. Number 7, she seeks your advice. Lalo na kung meron siyang mga importanteng decision na gagawin. Palagi niyang kinukonsider yung opinion and advice mo. Lalo na yung mga personal and professional issues na meron siya. Ina-acknowledge ka niya kasi, ipinaparamdam niya sa'yo na meron ka ng important role sa buhay niya. Sign yan na kinukonsider ka niya na partner niya in the future. Halimbawa kung bibili siya ng bahay or bibili siya ng lupa, ikukonsider niya kung okay ba sa'yo yun. Pag ganyan ang babae, senyales yan na mabuting babae yan. The perfect partner to spend a lifetime with. Your opinion matters a lot. Number 8, she wants you to meet her family, vice versa. Alam naman natin, guys, na ang pamilya ay isa sa pinaka-importanteng tao sa buhay natin. That's our safe place. Kaya kung gusto ka niyang ipakilala sa family niya at gusto rin niyang makilala yung family mo, that's a sign na mahal ka talaga ng babaeng ito. Gusto ka niyang ma-involve dun sa mga taong pinaka-importante sa buhay niya. Kasi isa ka rin sa pinaka-importanteng tao sa buhay niya. Kaya gusto niyang makilala mo yung family niya. At ganun din siya sa'yo. Number 9, last but not the least, she tells you that she loves you. If she tells you she loves you, believe her. Huwag mong i-ignore yan. And don't take it for granted. When it comes to relationship, guys, language is everything. Meron ka lang maling mabanggit o praises na mabanggit sa isang babae, pwede nang mag-lock yung puso niyan. Ang pagmamahal ay dapat na constant mong na ipaparamdam sa partner mo. Parang buto yan na itinanim mo. Kailangan mong aalagaan, kailangan mong diligan, yung dilig ng halaman na baka ibang dilig na naman yung iniisip nyo. So, kailangan mong diligan, kailangan mong patubuin, kailangan mong pagyabungin. Dahil sa oras na makaligtaan mo or mapabayaan mo yung butong itinanim mo, pwedeng mawala yan sa'yo. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope may nakuha kayong tips sa ating pinag-usapan ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang video ito, please give it a thumbs up. Comment down below at huwag niyo na rin pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Just click the red button dyan po sa baba and also hit the notification bell para in case may mga bago po tayong video is ma-notify po kayo ni YouTube. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out.